Dapat dyan eh. Hello? Lohe? Lohe? Narinig, gusto mo marinig muli yung baluga? Alam niyo yung story nun? Ha? Yung baluga na masukan sa Alabang for the first time. The first day niya, biglang tumunog ang telephone. Gusto niyang sobrang takot niya at biglang tumunog ang telephone. Eh yung may-ari ng bahay, naliligo, sabi niya. Tumakbo, madam, may nagri-ring. Ah, sabi niya, sagutin mo. Ano yun? Yung telephone, sabi niya. Sabi niya, paano ko sagutin? Sabi niya, itaas mo. So, bumaba siya. Eh, sabi niya, tinaas siya ngayon. Sabihin mo, hello. Hello, hello, sabi niya. Hindi, sabi niya, yung ano, itaas mo. Kaya tinaas niya ngayon, baligtad. Hello, hello, sabi niya. Baligtad, sabi niya, baligtad. Baligtarin mo, sabi niya. Lohe, lohe, sabi niya. Hindi, sabi niya, yung telepono, pontele, pontele, sabi niya. Tumawa naman kayo, mahirap magpatawa. Nag-bike ako kanina, sama ko si General Dante. Excuse me. Naligo siguro si Ate Agnes. Kaya umulan eh. So, I left ng 2:15 sa bahay. Narating ako sa bahay niya siguro mga 2:20. So, nagbike kami. Narating kami sa bundok. Very dry ang lupa. Alikabok, ang kapal pa na alikabok, ay puno-puno alikabok ang bike ko. And then, nag-cross kami ng river, Tarlac River, doon sa Armenia. Sabi ko, Lord, napaka-dry na ng lupa, December pa lang. I pray na umulan. Ayan, umulan. Ha? Kaya lang, mahina, dapat pala nag-pray ako na malakas na ulan. Yeah. Okay? So, hindi, okay lang dito eh. Para lahat ng tao hindi na pupunta doon, dito na lang. Parang ang simbang gabi, ang isip nila, libreng sopas, libreng arroz caldo, balatong, sampelot. Yung iba nga nagsawa na sa arroz caldo eh, tsaka sopas eh. Naghahanap na sila ng hotdog, tsaka, hindi, libre pa rin eh, siomay. Yun. Libre. Basta magpalibre ka. Kaya lang naman eh, no? Pero, saludong-saludo ako sa ating primary leaders, tribal leaders, at sa lahat ng mga miyembro nila, talagang effort ito eh, no? Ha? Baka hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng effort. Effort is the plane, is where the plane lands. Effort. Effort. Yeah, at least meron kayong nalaman. Hindi ako English major, pero bagong vocabulary. Effort is where the plane lands. And airport. No? So, sige na, tumayo na tayo. Baka asado ng corny si Bishop. Eh? Ha? Mahirap magpatawa pag lalo kung walang tumatawa eh, no? Ah. Praise God. Sabihin mo sa yung katabi, talaga bang wala ka pang absent?
Ha? Wala ka ba talaga absent? Okay, seriously ask them, bakit ayaw mo mag-absent? Yan. Come on, mag-usap kayo. Bakit ayaw mag-absent? Ha? Alam niyo ang dahilan. There must be a reason. Ha? Please talk it over. Bakit ayaw mo mag-absent? There must be a reason. Ha? Eh, ang tindi ng traffic sa gabi. Tapos, nandito ka pa rin. Ha? Pagod na pagod ka, tapos nandito ka pa rin. Ang dami mong gagawin bukas, pero nandito ka pa rin. Ha? Bakit ayaw mo mag-absent? Okay? I'll give you time to talk about it. Come on, ha? Tanungin nyo. Huwag lang yung katabi nyo, tanungin yung iba. Bakit ayaw nyo mag-absent? Ha? Come on. Tanungin nyo. Ha? Tanungin nyo. Dahil ako'y maglalakad, gusto ko malaman kung ano ang dahilan ng katabi mo. Bakit ayaw mag-absent? Ha? Okay? Alright. Okay? Maglalakad ako ngayon. Hindi kayo ang tatanungin ko. Baka akala nyo kayo tatanungin ko. Hindi rin kayo. Hindi rin ikaw. Siya, bakit ayaw mo mag-absent? Ba? Ano po? Di, sinisisi mo si Lord. Ha? At dahil si Lord. Sinong Lord? Yung bang... Okay. Ikaw, bakit ayaw mag-absent? Bakit ayaw ko rin mag-absent po? Bro, Bogi. Yung mga laga ni Kuya Roland, ba't ayaw mag-absent? May absent ka na? Ba't ayaw mag-absent? Ba't ka nandito? Sagot ka, bro. Huwag mo ka tumawa. Tinatanong kita. Nakita mo, seryoso ito. Wala lang. Ayaw ko mag-absent. Ikaw doon niya, Olive, bakit ayaw mag-absent? Kasi po, nakakamiss yung mga message ni Lord. Gusto mo marinig ang mga message. At saka marami po ako pinag-pray. Marami kang iningi kay Lord. Meron na bang sagot si Lord? Oh, wow. Yung poking asawa na engineer. Sir, bakit? Sir, meron po tayong pangangailangan. Marami kang pangangailangan. You are in the right place at the right time. Bakit kayo nandito? Para marasan ko yung araw-araw Pasko. Araw-araw para marasan daw araw-araw Pasko. Kayo po. Blessed kayo every night. Ama, tindi. Yung nanay niya. Para lalo kong pagpalain ni Lord. Para lalo kong pagpalain ni Lord. Ama, tindi. Kuya Roger, meron ka na bang assignment? Meron ka nang absent? Meron ka nang absent? Ngayon lang. Good. Alright. Hindi ikaw, ah. Ikaw ba yung tumugtog kagabi? Ama. Galing mo pala. Bakit ka nandito? Dahil love ko si Lord. Dahil love ko si Lord. Love mo si Lord? Bakit? Loves ka niya? Amen. Sobra. Ba't ikaw sumasagot? Ha? Si Doña Marlin. Para, ayun, Lisette, ako sasagot, sabi. Doña Marlin, bakit ka... Ayaw ko pong mag-absent. Bakit na? Meron ibibigay si Lord sa akin. Ah, meron kang inihingi kay Lord. Ikaw, ang ganda naman na suit mo, anak. Pwede ba tayong sumayaw? Bakit ayaw mo mag-absent? Para po marinig ko po yung mga message. Para marinig daw ang mga message ni Lord. Kabata. Sana all, ah. Tatanungin ko kayo,
mamaya, pag may time tayo, okay? Doon sa kabila. Okay, ready? Praise God. Alam niyo ba kung bakit ako masaya? Bakit? Maghintay kayo. Hindi ko sasabihin ngayon. Ay, sobra. Sobrang saya ako talaga. Kung muntik na akong mag-collapse. Ha? Di ba kagabi, sobrang saya ako? Ay, na-doble. Oo, pero grabe. Malalaman nyo rin kung bakit ako masaya. Come on, get a partner and praise God dahil Friday na. Okay? Pang ilan na ito? Pampito? Pampito. Perfect number. Pampito na. Kaya Lord will answer your prayers, no? The Lord will answer your prayers tonight. Seventh day na. Seventh night pala ng ating sambang gabi. Come on, magpasalamat na kayo kay Lord. Ikapitong araw na to, magpasalamat na kayo kay Lord. Woo! Come on! Come on! Seventh night na to, magpasalamat kayo kay Lord. Hallelujah! Praise God! Thank God! Thank God for the answered prayers sa lahat ng inihingi nyo sa Paskong ito. Magpasalamat na kayo kay Lord. Hallelujah! Thank you, Lord, for the answered prayers. Thank you for the miracle. Thank you for the salvation of my household. Thank you sa paghahari mo sa aking pamilya. Thank you for the restoration of my family, restoration of my marriage, restoration of my health, restoration of my joy and gladness, stirring up my faith. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord, I agree with the thanksgiving of your people. You said, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. We are here, Lord, full of gratitude, full of praises because of your goodness, because of your love, for your love endures forever, and your love endures forever, and your love endures forever, your love endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures forever. We give you praise, Lord. We give you praise, Lord, for loving us. Salamat po sa love mo. Loves you po kami, Lord. And nobody can take this away from us. Jesus Christ is Lord in our lives. Thank you for the seventh day, seventh night ng sambang gabi. Answered prayers na po kami, Lord. Salamat po. We give you praise. Lord, tanggapin mo kami mga papurit pagsamba. Mangusap kayo sa amin. Katagpuin ang bawat isa. Wala pong lalampasan. Sila po ay ihintuan nyo, Lord. At gawaran ng Himala. Katagpuin ang bawat isa, Lord. Glorify your name in our midst. Thank you. Even for the rain. Thank you for tonight. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let's welcome our worship team. Come on. Ang pinakamalakas sa palakpak na may kasamang hiyaw. Hallelujah. Hallelujah muli. Yung pinakamalakas na palakpak. Come on. Meron pang masala kasi sa palakpak na yan. Parang abot pa lang dito sa bubong, oh. Hallelujah. Come on, yung pinakamalakas sa palakpak na may kasamang hiyaw para sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Naniniwala po ako na isa sa dahilan kung bakit po tayo narito ay naniniwala tayo na ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Na ang bawat pangako niya na pinangahawakan po natin ay bibigyan niya ng katugunan. Kaya sabi mo sa katabi mo ngayong oras na to, kapatid, pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil siya ay tapat. Come on, let's praise Him. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Come on, shout it out. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay... Minsan pa, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Diyos ay tapat, siya ay tapat. Kaya itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Haring tunay, sumayaw! Sumayaw at umindak sa awiting may galak.
kasagutan. Misan pa, itaas mga kamay. Itaas mga kamay. At ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos. Haring sumayaw! Sumayaw at kumita sa awit ni may kala. Just thank the Lord. Come on, personally, pasalamatan mo si Lord for all the blessings, for all the favor. Kung ikay kanyang pinagaling, come on, pasalamatan mo si Lord.
palagi pong totoo ang kanyang mga salita sa bawat isa po sa atin. And for the past 11 months, pinatunayan yun ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya come on, open your mouth, thank Him, glorify Him with your own words, magnify Him, give Him glory, give Him thanks. Kung noon naka-experience tayo ng blessings, kung noon naka-experience tayo ng favor, kapatid, kaya ulit gawin yon ng Panginoon sa'yo. Amen. Dahil ang ating Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya pwede ba natin ibigay yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. And by this time, we will sing a song. This is a song of declaration ng ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagmamali. Siya ay tapat magpakailan sa ating pumakot. Come on, let's sing this. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your God. I'm standing on your favor.
children, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answer prayers then, then you will answer now. You are the same God, you are the same God. You are providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You move in power then, God move in power now. You are the same God, you are, come on, let's sing it. Yung po. Taro? Wait lang po ah. Diamond notes. Ayun. Wait lang. Right. So, sino pong may kailangan kay Lord ngayong gabing ito? Ah, sige, pray muna po tayo. Lord, thank you for tonight. For you will make your name soul known tonight to each one of us. Lord, please speak to us and let your word minister to each one of us this tonight. Father God, I thank you. In Yeshua's name, amen and amen and amen. So, yun po. By the way, po ako po pala si Patrick, sa mga nakakilala po sa akin. Hi po sa inyo. Una po, gusto kong pasalamatan yung prayers nyo. Last November, punta po kami ng Israel. And thank you po for your prayers sa mga nag-PM po. Maraming salamat po. At ramdam po namin ang yung presensya kahit na virtual lang po. Okay, ang yung mga mensahe, okay, yung pong mga
nag-send mo, mga nag-react sa mga My Days po. Maraming maraming salamat po. So, ngayong araw, ay ngayong gabing ito, is day 7 na. Wait lang po. Day 7 na po tayo. At sino po dito yung walang absent? So, I challenge you na mag-absent. De, wag kayong mag-absent. Okay? Alam ko may mga panalangin kayo na gusto nyong makamit. Okay? So, we are now in the last month of 2022, right? Nasa December na tayo. And God has showed His goodness to us from January. Even today, God is showing His goodness to us. Amen po ba? Kaya pakisabi po sa iyong katabi, kay buti ni Lord. May mga oras din talagang ngayong taong ito, itong 2022 na to, may mga oras na pinakita ni Lord ang mga katugunan niya sa ating mga panalangin. And even naman ngayon, I know you are praying for more. You are expecting God, that's why you are here. Sino po nag-expect ngayon kay Lord? Okay, syempre lahat tayo in-expect natin na kikilos ang Panginoon sa atin. May mga oras din na ngayong taong ito, binigyan ka ng breakthrough ng Panginoon. May mga oras na binigyan ka ng kagalingan. May mga oras na binigyan ka ng promotion ng Panginoon ngayong taong ito. At may mga oras din na binigyan ka ng trabaho. Okay? At alam nyo, pakisabi po sa iyong katabi, may oras ka rin. Okay, may oras ka rin. Okay? Pwede pakisabi na walang halong pagbabanta. Okay? May oras ka rin. Okay, may oras ka rin. Okay, lahat tayo. Ako naniniwala po ako sa right season ng Panginoon. Okay? At alam niyo po, our message for today or tonight is yung huwag kang makakalimot. O huwag kang makalimot. Kasi alam niyo, in our time, and it's so quite funny sometimes that in our generation, we are living in a forgetfulness. O yung forgetful, makakalimutin tayo. Sometimes, hindi natin alam saan natin nailalagay yung cellphone natin, yung susi. Minsan, di mo alam kung naligo ka nga ba. Alam niyo bang Friday ngayon? Okay? Pakisabi sa yung katabi, Friday ngayon na. Okay? Thank God it's Friday! Okay, alam nyo, minsan tayo, nakakalimutan na rin natin kung ilang taon ka na, anniversary, lalo na anniversary, o yung mansary, o ano man yan. Minsan tayo madalas makalimot. Okay, alam nyo, minsan yung mga nangungutang din, nakakalimot din sila. Okay, mamaya send ko yung GCash ko ah, the joke. Okay, minsan nakakalimutan natin, ang daming bagay tayo ay nakakalimot. Okay, siguro dahil sa panahon kasi natin ngayon, we are so busy. It causes we are busy and sometimes we are distracted. Kaya minsan nagiging makakalimutin tayo. Okay, hindi dahil sa tandaan, even the younger generation today. Okay, kaya huwag niyo pong sabihin matanda lang nakakalimot. Okay, even po yung mga bata ngayon, nakakalimutan. Yung mga generation nga po ngayon, nakakalimutan na nilang kumain. Okay? Nakakalimutan na nilang may pasok sila. Okay? Tapos sasabihin, wala talagang pasok. Okay? Iba naman, nakakalimutan nila na may schedule pala ngayon. Kaya po wala pong excuse, matanda ka man o bata, makakalimutin talaga tayo ngayon. Okay? Kaya po yung mga matatanda, di lang po kayo ha. Di lang po kayo ang makakalimutin. Lahat po tayo ngayon, in our generation, we are living. Okay, we are living na talagang makakalimutin tayo. Okay? I hope that each one of us, isa lang po dapat hindi natin makalimutan yung mga mensahe ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So, sige po, ating pong babasahin ng ating talata. By the way, bago po basahin pala, I just want to give a background about our 1 Kings chapter 18. Okay, 1 Kings chapter 18 about Elijah. There's a famine. Actually, in this background, this chapter, there's a famine in the land. That's why God stopped the rain. Okay, and the land became dry. Okay, and then the people of Israel stay far away from God. Okay, they stay away, far, far away from God. So I hope sana lahat tayo dito, we are close to God.
Okay? And then they are so far away from God in the time of King Ahab, and his wife is Jezebel. Okay, alam niyo, sabi po ng aming rabbi, ang pangalan daw Jezebel is a garbage. It means garbage. So kung mayroon man po Jezebel ngayon, hindi po ako yung nagsabi doon, ha. Okay. And then Ahab, King Ahab, blaming Elijah for all the trouble. Isipin mo, sinisisi. And they are blaming Elijah for all the trouble they are experiencing. Alam mo, itong si King Ahab, sinisiki Elijah, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang mga negatibo. Okay? Yung tipong, kung wala ka, sabi ni Elijah, kung wala ka, ay ni King Ahab, wala sanang trouble dito, walang nangyayaring negatibo sa amin. Alam mo, minsan tayo, we think that we are perfect, that hindi tayo nagkakaroon ng mali. Sometimes our mistake, we blame to others. Okay? Biniblame natin yung ibang bagay o nangyayari sa ating buhay mga negatibo at sinisisi natin sa iba. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ko yun. Okay? Hindi kita sinisisi. Okay? Hindi kita sinisisi. Okay? And Elijah, sabi rin ng rabbi namin, actually, yung Elijah, it means Elihu, it means that he's my God. Okay? How many of you are here saying, he's my God? Okay? The one who created the heavens and the earth, the one who redeemed us from sin, from anything. Okay? He redeemed us from the hands of Satan, and now we are free. Okay? Kaya pwede mo bang sabihin, I am free? Okay, I am free. Okay? So in verse 18, sabi dyan, in verse 18, sige, basahin ko po dito. In verse 18, sabi dyan, I have not made trouble for Israel. Elijah replied, but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals, or the, alam niyo, mga pagan gods and so on. Now, summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel and bring 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat and at Jezebel's table. And then in 20, verse 20, so Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. But the people said nothing. Then Elijah said to them, I am the only one of the Lord's prophet left, but Baal has 450 prophets. Get two bulls for us and let them choose one for themselves and let them cut into pieces and put in the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull and put in the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of our God, of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. He is God. So sa mga, may mga panalangin po ngayon dito, we will call upon the name of the Lord. Okay? And then all the people said, what you say is good. And then in verse 26, it said, so they took the bull and given them and prepared it. Then they called on the name of Baal, morning till noon. Till noon, and then, O Baal, answer us. They shouted, but there was no response. No one answered, and they danced around the altar and they had made. At noon, Elijah began to taunt them, shout louder, surely he is a god. Perhaps he is deep in thought, or busy, or traveling. Maybe he's sleeping and must be awakened. So wala po talagang sumasagot. Kahit anong tawag ng mga taong to, walang sumasagot. Okay? And then in verse 31, sabi dito, Elijah took 12 stone, one for each of the tribe descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel.
With the stone, he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood. And then in verse 38 to 39, then the fire of the Lord fell. Okay? Nagkaroon ng katugunan si Elijah. And burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil. And also leaked up the water in the trench. When all the people saw, they fell prostrate and cried, the Lord, He is God, and the Lord, He is God. People confess that the Lord who made the heaven and the earth is a God. And you know what? Even to us today, I want all of us that people will confess that the Lord is with you. Alam niyo ako, nakita ko na po ang Diyos. Okay? Nakita ko na ang Diyos sa buhay niyo. Okay? Kaya tingnan niyo nga po yung katabi kung nakikita niyo ang Diyos. Kasi kung di niyo po nakikita ang Diyos sa buhay na yan, ngayon pong gabi, magpaparamdam, magmamanifest po ang Diyos sa buhay na yan. Okay? And the question is, why Elijah brought these people on Mount in this place called Mount Carmel? Because he wants these people to change, okay? To change their perspective. At the same time, he wants these people to be enlightened about God. And because they were compromised and worshiping idols. He wants these people to change even their narrow mind, okay? Their narrow mind into something larger. He wants these people to understand who is their God, who is the God who made the heaven and the earth. And that's why po si Elijah po dinala po. Ako dinala dito. Alam mo, nanggaling po kami dito. Okay, and I saw, and we saw, lahat po kami kung gaano kataas ito. Gaano kataas itong Mount Carmel na to. At alam niyo po ba, na even na nakita po namin, na-amaze po talaga kami. And you know what, Elijah. Dito po si Elijah, nakita ko rin po kung paano pinakita niya kung sinong Diyos. Standing on His faith, standing with God. Now the question is, how often, or maybe how you are able to stand before the Lord? Okay? Kaya mo bang parang di ako ipaglaban eh. Hanggang saan ka kaya mo mag-stand before the Lord? If you are the only one left, okay? Maybe today, and so on. You know what? I want you to see this, okay? In chapter 19. Okay, sige, basahin po natin verse 19. 1 to 3 lang to. Now he have told Jezebel everything Elijah had done. And now he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Elijah was afraid and ran for his life when he came to Beersheba in Judah and left his servants there. Now Jezebel threatening the life of Elijah with large army, okay? And Elijah was afraid, okay? Natatakot si Elijah. And look at this. He forgot his name. Ano ulit ibig sabihin ng Elijah? He is my God. Now, Jezebel threatening this person, okay, threatening. And this Elijah ran or flees. After all seeing and witnessing the mighty works of God, he forgot the God who showed to him in chapter 18. And you know what? What I'm trying to say to you is that not because you saw a lot of miracles and mighty works of God, it doesn't mean that you have that kind also faith every time. Okay? You know what? Lahat po tayo dito nakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos. We experience and even witnessing the goodness of God. And yet, not because you are strong today, you will not fall tomorrow. But when you are falling, remember who is your God. Sometimes, it is sometimes simple.
instead of running, why don't you call upon His name and remember who is your God? Look at this. After all the goodness of God, nakalimutan ni Elijah kung sino ang Diyos na nagpakita sa kanya in chapter 18. Isipin mo, and even to us sometimes. Alam mo, minsan nakakaranas lang tayo ng problemang kaunti, nakakalimutan mo na kung sino yung Diyos na nag-provide sa inyo. Sino po dito nagkulang sa inyo? From January to November, nagkulang ba ang Diyos sa atin? Hindi naman, di ba? Lahat tayo may kinakain tayo dito, lahat tayo nakarating tayo, lahat may pamasahe, yung lahat makakapunta ng, ano ba yun, yung sa village natin, lahat tayo. And yet, in just a little problem, you forgot who is your God. In just a little, di ka lang nakakain ng isang meal, nakalimutan mo na ang Diyos mo. Nakalimutan mo na kung sino ang Diyos na nagpakita sa'yo. Nakalimutan mo na ang Diyos na kung saan nagpakita ng kamangha-mangha sa iyong buhay. Remember who is your God. Remember what God has done to you. And let this month, okay? Huwag natin kalimutan si Lord. Use this month. Alam ko marami tayong mga panalangin. Why don't you use this time to thank the Lord? Alam ko kanina meron pong mga nagsabi na, eto, marami akong pangyayari. Yes, expect God. Pero ngayon pa lang, pasalamatan mo na si Lord. Kahit an answered prayer ka pa lang, you are thanking God because you know that God will answer you. Right? Okay, kaya ba natin pasalamatan si Lord sa ating buhay? He is the same God. Okay, He is the same God yesterday, today, and forever. We think Elijah is the greatest. No. Okay, even Elijah. Not because you think that you are strong. No. We fall sometimes. And when you are falling, please call upon the name of the Lord. Just call upon Him. He's so faithful answering in our prayer because He said in Jeremiah 33:3, call upon in My name and I will answer you. Okay? Are you willing to call upon the name of the Lord? Okay? Let's use this day or this time to thank the Lord in our midst. Alam ko, marami po kayong panalangin. Alam ko, marami po kayong pangailan. Even I'm a weak, may pangangailangan din po ako, pero I know my God. I know who He is in my life. He's my personal God. He's so intentional to me. Okay? So right now, let us stand. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo at let us thank the Lord by this time. Okay? For all His goodness to us from January to December, okay? Let us close our eyes and all thank the Lord for all His goodness. Alam ko maraming mga bad things na nangyari sa atin, but still God is showing His goodness to us and is so faithful to us. Come on, let's thank the Lord. Marami ka mang pangangailangan, pasalamatan mo na si Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Our Father. Yes, sometimes, Lord, nakakalimutan ka namin. After all the goodness, after all the mighty works that You have done, we fail, Lord, we fail to remember all those things. We confess right now in the name of our Yeshua and coming before You, humbly coming into Your presence and asking and thanking You. Lord, salamat. Salamat. Salamat in even in our unanswered prayers and even to our answered prayers. Father God, I know these people, meron silang pangangailangan, Lord, eh.
Maybe some of here needs healing, needs provision. Their family, Lord, needs to be saved. Lord, your presence, God, will go in them. And you will answer them. So thank you, Lord, for manifesting tonight. Thank you for your word. Thank you for who you are. Thank you for being our God. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, Lord. We give honor and glory in Yeshua's name. Amen and amen. Thank you and God bless po. Grabe, no? Direct to the point, ha? Kailangan mo na bang pakilala ang girlfriend mo yan? She had a chance to stay in Australia. And she has the offer to stay in Australia. But she chose to go back in the Philippines dahil kay Patrick. You see, I've seen people na nakapagtrabaho sa US, may girlfriend or boyfriend dito. Pinagpalit nilang US sa kanilang boyfriend at sa kanilang girlfriend because of the American dream. But I met someone, sa dami-dami nang liligaw sa kanya doon, she remained faithful, and then she went back. Kinasal sila, waited hanggang makapag-migrate. Those are rare breed. Parang yung girlfriend ni Patrick, di ba? Forgetfulness. Ang dali natin talaga makalimot, no? Ha? Pag may mga problema natin, nakakalimutan natin talaga si Lord, no? Merong bubulong sa iyo, no? Where is your God? Yan. Akala ko, when you obey Him, hindi mo maranasan ito. When you do this, hindi mo na maranasan ito. Papasok yan, yung bulong-bulongan ng demonyo, napaka-negative. I experienced that yesterday. To the extent na, Lord, you said, you will rebuke the devourer. Why I became a victim of this devourer? Pero alam nyo, sabi ko, you know what really comforts me? Yesterday, when I came here, yung second song nung basahin ng ating worship leader, Be Still and Know That You're God, Rest in the Lord. Sabi ko, Lord, I need rest in my mind. I need rest in my soul right now. I need rest in my spirit right now. So while we're singing that, suddenly I felt a perfect rest from God. Parang yung sabi ni Jesus, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. If we will not come, we will never experience yung rest, perfect rest na in the midst of all these problems, marriage problem, problema mo sa anak mo, problema mo sa business mo, sa trabaho mo, pag-aaral mo. And by the way, yung mga anak nyo, please control nyo. We allow your children
to stay here, please kontrolin yung anak nyo. Mahirap yung, you hear many voices. Okay? Be responsible to your children, my dear parents. Okay? Ah, oh, kagaya niya, no? Please take care of your children. I'll give you 1 minute. Kunin niyo yung mga anak niyo. Pwede ba, anak? Pwede kang maglaro na huwag ka naman sumigaw. Mahirap yung you are listening to the message and you hear different voices. We are easily distracted. We allow your parents to let your children to stay here, but be responsible, please. Okay? I love children. I am a lolo. Nung ako'y tatay, galit na galit ako. Sino maingay na yan? Nung naging lolo ko, it became music in my ears. But for the sake of others, no, who wants to hear the word of God, pwede bang ulitin mo, Patrick, ang message mo? Kasi napaganda eh. Kasi sa ingay ng ibang mga bata, hindi natin na-gets. No kidding. I have a difficult time concentrating on the message when there are other voices. We allow you, please, the children, they're allowed here, but please be responsible. Okay? Take care of your children. Yun lang po. So, nobody and no one can experience God's rest until we come with so much humility and in faith. Then we will experience rest. Losing 50,000 is no joke. Yun lang 5,000, di ka na matulog eh. Kaya 50,000. Pambayad, sure na pambayad ko ng 2 months sa sakyan ng anak ko. And nahak ako. Do you know how persistent the hacker is? Until now, he's trying to withdraw. Every 30 seconds, nag-withdraw. Eh, paano ka mag-withdraw? Eh, tinransfer ko na, I have a new bank account number. Because the manager said, go to the bank and let your bank account number be changed. And let, pinabar ko na lahat yung aking credit card. So, they're trying. He never stopped. They never stopped withdrawing. And then nakalagay sa video alert, unsuccessful, unsuccessful, unsuccessful. Eh, paano siya magsasucceed? Eh, iba na account ko eh. I have a new bank account sa BDO, so he cannot succeed anymore. But he, until now, he never stopped. You see how persistent the devil is? But once is enough. We are wiser, no? So there are probably hackers inside the church. So be careful. Not all people here are saints. There are wolves in this place, taking advantage of our goodness. But you know what? I was driving from the house to here. Suddenly I heard the verse from the book of Psalms, when God arise, the enemies will be scattered. Let God arise. Let God arise. And the enemies will be scattered. Paano magra-rise up si Lord? With our praises and thanksgiving. You know, I just thank God I lost 50,000 at hindi ako nagnakaw, hindi ako ganit mag-take advantage sa pera ng iba to the extent of fooling or hacking. And alam mo, text ko sa kanya, may God be merciful to you, advance Christmas, sabi ko sa kanya. Of course, hindi ko sinabing Merry Christmas. Advance Christmas. Paano ka maging Merry kung hacker ka man, loloko ka? You will never experience. May God be merciful to you. But when God arise, kawawa. Kawawa ang mga yon. And they will be scattered. They will be confounded. They will be confused. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. And malungkot, if they will not repent, they will suffer eternally in hell. Marami silang naloko dito, pero impyerno kung hindi sila magsisisi.
Pero pagka nagsisisi sila, isolin nila dapat. Kasi si Zacchaeus four times. Kaya pagka ikaw na born again, naloko ka, hindi mo sinuli, hindi totoong born again yun. There must be a restitution. Yan. Kaya kung born again ka, naloko ka, hindi mo sinuli yung panluloko mo, niloko mong tao, hindi mo pinuntaan at sinuli. Hindi talaga ganun ang born again. Ang totoong born again, there will be a restitution, changed life and restitution. Nandito na ba si Dali? Tsaka si Jello? Is Dali around and Jello? Jello and Dali, would you please come up here? Jello and Dali. Nandito ba sila? Ah? Is Jello and Dali around? Nandiyan ba sila? Hindi ko, malabo kasi mata ko eh. Hindi ko nakikita. Dali and Jello, where are you? Pakitawag nga si Dali. Saan si Dali? Dali! Ang labo ng mata ko kasi nakikita ko lang si Bambam eh. Nearsighted ako eh. Okay, let's wait for Dali. Ah? Huh? Okay. Kung merong kalungkutan, may kagalakan. Kung may problema, may pagpapala. Ha? Dandaan ka lang. Don't run. Hindi naman sila nagigising na maaga eh. Nagtaka ko na aga nila nagising. Sinyan po nila na naligo na ako, I'm ready, about to leave. Well, bigla silang nakapajama pa. Medyo malungkot pang dumating sa akin. Okay ka na ba, Dad? Sabi niya. Oh, why naman? Oh. And let them, may I borrow the microphone? Kasi mahirap na yung... Ano yun? I want you to tell them kung paano niyo ako napasaya kaninang umaga. This is my wife. Come on. Kasi di ba po, kagabi, alam na. Pwede ba ko rin yung aking balae? Mga balae, come up here. Mga balae. Kahapon kasi, dama ko yung lungkot din siya. John eh. And Chrisia. Pinasaya mo. Pinasaya nila ako. Eh, sabi ko, I lost 50,000, but what I got is worth 1 billion. 1 billion, Pastor Ted. What I got, ang return ng 50,000 loss, 1 billion worth. More than that, actually. Okay na magsalita. Kung anong dito kayo, tumayo kayo. Tayo kayo. Stand. My wife. Wala, tumayo kayo. Nakahukay sila ng ginto. Darling. Naka-video naman, Ling. Huwag kang maglaro. Panoorin mo na lang mamaya. So, ikwento lang po namin ng mabilis, no? Last month po kasi, nagpe-pray na po kami ni Dali, syempre, na magkaroon ng addition sa family. And pagkakasal po namin ng October, excited po kami nag-honeymoon, syempre, pero hindi pa po binigay agad ni Lord hanggang pumunta po kami ng Israel. Ganun po pala ang plano ni Lord, no? Magkakaroon po ng ibig sabihin din yung pagpunta namin sa Israel. So, kagabi po, kahapon, nakita namin. Alam ko naman po, knowing Bishop, hindi niya naman po dadamdamin yung pera, yung 50,000. Pero syempre po, nakita po namin yung pagod niya kahapon. Kaya kahit na may plano po kami day para i-surprise sila, eh, hindi rin po namin napigilan kaninang umaga na gumising po ng maaga para ikwento kay La Bishop na sabihin sa kanila yung surprise namin na magkaka-baby na po kami ni Dali. Nag-try po kami ng tatlong PT, syempre, para sure. Yan po, pinagpe-pray po namin na baby girl and excited po kami na alam naman po namin buong TFBC family mamahalin yung magiging baby namin ni Dali. Thank you po. Maraming
OA made in Jerusalem. Made in Jerusalem. Kaya balae, ha? Ha? It's more than 1 billion worth. Ha! Ha! Kaya ano, may kinuha sa'yo kasi may kabalit. Yes? Ha! Nagpasalamat ako kay Lord. Eh, lalo ako nagpasalamat ngayon. When God arise, the enemy will be scattered. Or enemies will be scattered. Are you happy with us? Okay, thank you very much. Alam mo, hindi ko, sabi niya, dad, huwag mong ipagsabi, mamayang gabi na lang. Hindi ko mapigilan. Kahit na sino nga kita ko. Bishop, narinig ko yung tawag mo sa kanila eh. Kailangan makagawa kayo ng baby dyan. Huwag kayong umuwi kung wala ka muwing apo, sabi ko sa... Napakabuti ni Lord, amen? Grabe, grabe. Napakabuti ni Lord. And double. 1 million times. Ha? Pero mo kung babae yan, kaganda ng balay ko tsaka misis ko. Kalago na. Sigurado yung malago, ha? Ay, may pangalan na pala. Ang pangalan niya, suggested name, Jerusalem Francesca. Masaysay na kayo balay, Francesca. Kung lalaki, Francisco. Kaya ngayon, babae siya, Francesca. I love that name, actually. Sa totoo lang. It's an Italian name or French name? Italian name yata. It's a beautiful name, actually. Francesca. Hindi po Francisco mabantu. Yeah. Pero yung Francesca, ganda eh. Francesca. Diba? Ang ganda, no? Ay, hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng Francesca, but it's a beautiful name. Lahat ng apo ko, King Henrik Francis. And then si Joseph, Melek Joseph Franco. Uy. Ngayon, Jerusalem Francesca. Tinatakwil nila yung suggestion. Na-hurt ako? Na-hurt na ako? Ha? Wow. Are you happy tonight? I'm happy. Okay. So, ang laki ng tinanim ko para magkaroon ng apo. Ha? Talaga, tinamnan ko ng gusto yan. Malaking seed offering ko dyan. And I thank God. At alam nyo, dahil nayari ako kahapon, paparosahan kong demonyo by my generosity. My whole one month December salary, pamimigay ko. That's what I decided. I cannot allow the devil to take advantage of me. Kaya nagbike ako kanina, meron akong nakitang basurero. Tanim lang ng tanim, no? Rejoicing. Meron mo isang bata, binigyan ko ng konting pera lang yun, pero nakita mo yung, ha? So, I will punish the devil by my generosity and my hospitality, sabi ko. I will not allow the devil to dictate my depression, my disappointment. So, I started it this morning. Nagtanim ako ng 25,000 sa isang church na nangangailangan ng tulong. So, sabi ko, Jean, bagsak mo kagad ang 25,000. So I have still this amount of money, sabi ko, pamimigay ko lahat. That's how we overcome. It was taken for you, from you. You must release, you must sow. That's why
Wow, when I decided that, meron pala kaming apo na. Grabe. Nakita niyo yun? And that is priceless. This time, I would like to welcome all our guests. Gusto ko nang i-welcome ang bunsong kapatid ni Kuya Roger Lumibao from, alam mo, nahirapan akong mag-bigcast nito eh. Uling kapampangan ko eh. O-Ahu. Hawaii. Yeah? O-Ahu. Sakit na. Hawaii na mo. Makasakit na mo. Paki-welcome yung, let's welcome yung bunsong kabadid from Hawaii. And all our guests, come up here. Lahat ng ating guests would like to welcome you guys. Thank you for joining us tonight. Tomorrow, wala na yung sambang gabi in preparation for our Sunday celebration. Monday to Friday lang sambang gabi natin. Shall we welcome all our guests tonight? Come on, palapakan natin ang ating mga guests. Kuya Roger, yung kapatid mong maganda, namit ko siya kanina eh. Hali po kayo, I would like to welcome you here. And would like to pray for you. Yan. Kung makita mo niyo sana mukha ni Kuya Roger, ito yung busol naming kapatid. Diyos kami, akalago. Okay, so please come up here. And all our guests, wow. Lahat nito eh, wow. Sige, palapakan natin lahat ng ating mga guests. Come up here. Ang dami nating mga guests, ha? Wow. Sabi ko, Bishop, this is our youngest sister. Sabi ni Kuya Roger. Sabi ko, wow. Okay, meron pa po ba't marami pang dumarating, no? Okay? We will wait for you. Okay, Mahia, come up here. We're glad to have you tonight. Thank you for joining us sa seventh month ng ating sambang gabi. And then next week pa, and then next week. Grabe, no? Wow. Alright. Palapakan natin muli sila, no? Wow. Okay. We will pray for them, and then the consolidation will do it. Okay? Bago natin sila pag-pray, pwede natin sabihin, welcome sa sambang gabi from welcome sa TFBC Sambang Gabi. We love you. One, two, ready? Say it. Welcome to TFBC Sambang Gabi. We love you. Wow. Thank you. Come on, tayong lahat ay tumayo and let us raise our right hand and let's pray for them. Lord, thank you for our guests. Kilalang-kilala niyo po sila at mahal na mahal niyo po sila. Kaya maaga ang kanilang Pasko tonight. They are known. Everything about them, you know them. And yet you love them. And you care for them. And you want the best life for them. You want to forgive them. You want to give them the greatest gift. And the gift of forgiveness and the gift of eternal life. And it is not by accident that they are here with us tonight. You brought them here. It is their destiny tonight. And for all of you, I want you to pray this prayer with me. Okay? Sumunod lang kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, I thank you for your love. I thank you for your forgiveness. Be my Lord. Be my King. Be my Master. Be my Redeemer tonight. Restore my life. Restore my family. Thank you for Christmas. Hallelujah. Amen. And amen. You'll just go there para kayong unang
makakakita ng ating sambang gabi. Okay, sige, sige. Please, no, you go there. Sige, sige. Wow. Wow. Patrick, thank you sa message. Ha? Biro mo, tinalo yung 850 prophets and prophetess. Tapos sa garbage na babae lang, eh, natakot. Nakalimutan. Alali na mag-isip ni Pastor Patrick, no? And that's true, no? That's true. Napakabuti ni Lord. That's why the cross is always there for us to remember. Remember, remember, remember. Amen? You will not forget every time you see the cross. Wow. Praise God. Tayong lahat ay tumayo. I want to pray. Pwede bang i-atas nyo yung mga prayer request nyo? Kung hindi nyo man nakasulat, i-atas nyo before God. Seventh day ngayon, sabihin natin, Lord, thank you for the answered prayers. I have written my request. You know my request. Wish ko, prayer request ko, heart's desire ko for Christmas. For me, for my family, for my business, for my finances, for my health, for my children, for my marriage. Thank you for the answered prayer, Lord. Thank you. Bago man sumapit ang Pasko, salamat po, tinanggap na namin ang aming mga prayer requests and heart's desires. Sealed by the blood of the Lamb and by the Holy Spirit. And now, the Lord God Almighty bless you and keep you. He will make His face shine upon you and be gracious to you. He will turn His face towards you and grant you shalom, shalom, shalom. All the primary leaders go to VIP. Sa VIP, lahat ng primary leaders, sa VIP po tayo. Thank you very much.